cuchillo de almacén, au au de carabao de batute. Bum ti ya ya, bum ti ya ya, bum ye ye. Bum ti ya ya, bum ti ya ya, bum ye ye. Sabi ng matatanda, ang tanging bagay na hindi nagbabago sa buhay ng tao ay ang pagbabago. Ang damit ay di palaging bago. Ang araw ay di palaging nandyan. Ang bata ay hindi palaging bata. Ang turo sa akin ng nanay ko, paghandaan, salubungin, at yakapin ang pagbabago. Siya ay katulad niyo, maliit pa lamang, nag-aaral, walang ilang linggo na lang, magbabago na ang buhay natin bilang mga batang Katoliko. Bininyagan tayong Katoliko noon sa tulong ng ating mga magulang. Ngayong nasa tamang isip na tayo, iharap tayo sa isang napakahalagang desisyon. Ang pagpili kung anong klaseng buhay ang gusto natin sa hinaharap. Handa ka na bang itaya ang buhay mo para kay Kristo? Siya si Jonah V, 12 taong gulang, grade 6 student sa Lodigaro Victorino Elementary School. Noong nakaraang taon, sumugod siya sa tanong, handa ka na bang itaya ang buhay mo para kay Kristo? Opo. Ang katumbas na sagot niya ay ang pagtanggap ng isang sakramentong nagpapatibay ng ugnayan ni Jonah V sa simbahang Katoliko. Ang sakramento ng kumpil. Marami na siguro kayong kilalang na kumpilan na. Nabanggit siguro nila ang mga ritual na dinaanan nila habang kinukumpilan. Pero malamang hindi nila maipaliwanag ang napakahalagang papel na gagampanan mo sa sandaling tanggapin mo ang sakramento ng kumpil. Isa kang testigo ni Kristo, isa kang witness niya, isa kang agent ni Kristo sa digdig. Testigo at ahente ni Kristo. Isang misyong panghabang buhay ayon kay Monsenyor Venko. Ayon kay Monsenyor, ang isang batang kinumpilan ay magiging testigo ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng uri ng pamumuhay na gagampanan niya. Tungkulin ng isang kumpilado ang sumunod sa yapak ni Kristo ang maging mabuting anak, kapatid, kaibigan, kapitbahay, estudyante. Tinutulungan po ako ng Panginoon na maging mabuti sa pamilya ko po at sa kapwa ko po. Sa Pasko ay birthday ni Jesus. Hindi biro ang tumanggap ng sakramento ng kumpil. Dahil sa bigat ng tungkuling nakaatang sa isang kumpilado, hindi basta-basta ang pagpapakumpil. Espiritu Santo. Mayroong mga patakarang sinusunod ang simbahan bago makumpilan ang isang tao. Una muna, ang tanging pwedeng kumpilan ay ang bininyagan. Ang hindi pa binyagan ay hindi pwedeng kumpilan. At lahat ng bininyagan ay kailangang kumpilan. And the priestly tradition. Ayon kay Monsenyor Venko, kailangan na sa tamang edad ang bata bago kumpilan. Mga 12 anyos kaya, mga grade 6 o kaya first year high school, magandang panahon yun para sa kumpil. Alam na kung ano ang gustong gawin, nag-uumpisa ng pumili para sa kanyang sarili at nais natin na itapat at isabay na ngayon siya rin mag-desisyon. Piliin din niya kung ano ang kanyang nais na gawin o ang kanyang mga paninindigan at paniniwalaan at magiging mga prinsipyo sa kanyang buhay. Magandang sinyales ang panahon ng kumpil. Hindi na tayo bata, hindi na saling pusa. Pwede na tayong maging aktibong miyembro ng simbahang Katoliko. Tumutulong sa iba upang pagtibayin ang paniniwala sa Diyos. Ito ang bagong trabaho ng mga kinumpilang tulad ni Jonah V. Nung
nagsimula po ako, nagsimula rin po yung Children's Mass. Minsan po, nagko-commentator po ako. Minsan naman po, nagko-choir. Busy si Jonavie tuwing Linggo. Maaga siyang gumigising para makapaganda sa 8 o'clock Children's Mass sa barangay nila. Soprano siya sa choir at agabasa rin ng gospel. Ito ang kontribusyon niya sa simbahang Katoliko na kinagigiliwan niyang gawin. Masaya po. Kasi po, lalo na po pag kumakanta po kami ng sabay-sabay, minsan po nagkakabiru-biruan po kami, nagtatawa na yung ganyan. Ito rin ang nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang bawat araw. Ano kaya ang paborito niyang kanta? Only Selfless Love. Kasi po parang nagpapakita po yun yung pagmamahalan po ng isang pamilya. Umiikot ang mundo ni Jonavie sa kanyang mga magulang at dalawang kapatid na nakababata. Masigasig siya, hindi lang sa simbahan, kundi sa pag-aaral din para mapagaan ang sakripisyo ng mga magulang niya sa pagpapalaki sa kanilang magkakapatid. Gusto ko pong maging scholar para po matulungan ko po si Papa at si Mama. Palaging first honor si Jonavie sa eskwela. Marami na rin siyang medalyang nakolekta na nakatatanggal ng pagod ng kanyang amang security guard sa isang Catholic school sa Maynila. Siyempre, ang mararamdaman ko bilang ama, masaya, proud kasi sa dami ba ng na mga mag-aaral, siya pa ang nag-honor. Buo ang suporta ng mga magulang ni Jonavie sa kanyang pag-aaral at sa paglilingkod niya sa simbahan. Tinuturo nilang mahalagang bahagi ng pagpapalaki sa kanilang mga anak ang pagiging malapit sa Diyos. Ang gusto ko lang niyang matuto, may takot sa Diyos kasi pag may takot ang bata sa Diyos, hindi siya makagawa ng mga problema. May deterrent na kaagad. Kinumpilan din ang mga magulang ni Jonavie noong kabataan nila. Kaya't madali nilang natulungan si Jonavie sa paghahanda bago tanggapin ang sakramento ng kumpil. Ang mga anghel tulad ng sinabi ko kanina ay mga mensahero. Bukod sa mga pangaral sa bahay, umaattend din si Jonavie ng mga seminar na nagbibigay linaw sa ibig sabihin ng kumpil. Yung kunwari po, pagka masipag, mabait, bunga po ng confirmation. Ang tinutukoy ng mga bunga ni Jonavie ay galing sa mga bungang handog ng Espiritu Santo o Gifts of the Holy Spirit. Naiintindihan na niya ngayon na ang mga bungang ito ay regalo ng Diyos sa kanya para lalo pang yumabang ang kanyang ugnayan sa Diyos. Kung ang kumpil ay isang napakahalagang bahagi ng buhay natin bilang Kristiyano, ano kaya ang nangyayari sa kumpil? Tandang-tanda pa ni Jonavie ang mga pangyayari noong araw na iyon. Puti po yung suot ko nun. Tapos, bali po nung una pong part, yung reading po, nagbasa rin po ako nung first reading. Tapos, yung second na po, yun na po yung kinukumpila na po kami, yung nakapila po kami, tapos pinapahiran po kami ng langis po nung obispo. May mga kasabay siyang kinumpila noon. Nandoon din ang mga magulang nila, ninong at ninang, at ang obispo, ang isa sa mga pinuno ng simbahang Katoliko. Pagkatapos ng pakikinig sa mabuting balita galing sa Biblia, pinatayo ang mga kukumpilan bilang katunayan na kusa silang nagpunta at handa silang tumanggap ng mga handog ng Espiritu Santo.
Patunay rin ito ng kanilang kahandaan sa pagtanggap ng tungkuling karugtong ng mga handog. Kayong mga bata at mga ninong at ninang, nagpaliwanag ang obispo tungkol sa magaganap na kumpil at sabay-sabay silang nangako. Sumasampalataya pa kayo kay Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Panginoon natin, na sinilang na mahal na Birheng Maria, pinako sa krus, namatay at inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama. Opo, sumasampalataya po. Ito rin ang mga pangakong ginawa ng ating mga magulang para sa atin noong tayo ay bininyagan. Ngayon, tayo na mismo ang mga ngako para sa ating sarili. Mga ninong at nina, magsilapit po tayo sa inyong mga inaanak. Hindi nagtagal at nilagay ng obispo ang kanyang mga kamay sa ulo ng bawat kukumpilan. Hiningi niya sa Diyos na magbigay sa bawat kukumpilan ng lakas galing sa Espiritu Santo. Ito ay isang tradisyon buhat pa kay Jesus noong unang panahon. Ang pagpatong ng kamay niya ang naging simbolo ng pamamahagi ng kanyang kapangyarihan sa tao. Pinagpatuloy ito ng mga apostoles at ngayon ay ginagawa ng mga obispo sa sakramento ng kumpil. Dumating na rin ang pinakamahalagang bahagi ng kumpil, ang pagpahid ng langis sa noon ng kukumpilan. Lalapit ang bawat kukumpilan kasama ng kanyang ninong at ninang sa obispo. Papahira ng sagradong langis o holy oil ang noon ng kukumpilan habang sinasabing, Justin, tapin mo at atak na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Kapayapaan sa inyo. Ang langis ay karaniwang ginagamit para makapagbigay ng lakas sa pagmamasahe sa katawan ng tao. Ang bango nito ay pwede rin bumalot sa katawan ng pinapahiran. Kaya nga't ang sagradong langis na pinapahid sa kumpil ay simbolo ng lakas na binibigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa kumpil. Susundan na ito ng pagpapatuloy ng banal na misa at ng pagtanggap ng komunyon. Lalabas ng simbahan ang kinumpilan na may sapat na sandata para maging alagad ni Kristo. Yung naramdaman ko po nung kinukumpilan po ako, yung gumaan po yung loob ko. Siguro po kasi parang natanggap ko na po yung Espiritu Santo po na pinadala po ng Panginoon. Kaya nga sila may pagpak para talaga mapadala ang mensahe natin sa Diyos. Sa bawat araw na dumaraan, lalong lumalalim ang pangunawa ni Jonah V sa ibig sabihin ng sakramento ng kumpil sa buhay niya. Siyempre po, kung may nakuha po kami na parang grasya po dun sa Panginoon, meron din po kaming kapalit na parang responsibilidad po. Para po sa akin, pagiging mabuting anak po sa magulang. Tsaka pagiging mabuti po sa kapwa ko po. Dahil sa patuloy niyang pakikisalamuha sa mga bata at matatandang miyembro ng simbahan, pagsisimba at aktibong paglilingkod bilang choir member at commentator sa Children's Mass, nagagawa niya maging tunay na alagad ni Kristo, tulad ng pangakong binitawan niya sa Diyos. Iyan ang hamon sa atin ng sakramento ng kumpil. Ikaw, handa ka na bang maging miyembro ng Katolikong Simbahan sa isip, sa salita at gawa? Sangkatauhang pag-aanay.
ng